tinutukan at pinagpiestahan ng mga netizens at bashers ang naging pahayag ni Julia Barreto sa kanyang interview kay Tony Gonzaga sa Tony Talks. 6 na araw pa lang ang nakakaraan ay may 2 million views na ito. Isa sa kanilang pinag-usapan ay ang naging kontrobersyal nilang relasyon ni Gerald Anderson, kung saan siya ang itinuturong third party ng hiwalayang Gerald Anderson at Bea Alonso noong 2019. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at comment down below. Noong nakaraang surprise birthday party ni Mr. M, ay nakuhaan ng video ang pag-uusap, pagtatawanan at pagyakap ni Julia Barreto at Bea Alonso. Ayon sa mga netizens, ay tunay ngang the world is healing. Dahil matapos ang 5 taon, ay nagkabati na rin ang dalawa. Simula ng 2019 magpahanggang ngayon, ay laging itinatanggi ni Julia Barreto na siya ang naging third party sa hiwalayan ni Gerald at Bea. Dahil sa kontrobersiyang ito, ay matagal na inamin ni Julia at Gerald ang kanilang naging relasyon. Subalit, nang maitanong ni Tony kung ilang taon na ba sila ni Gerald, ay agad namang sinagot ni Julia na ngayon taon ay 5 years na sila. Dahil sa sagot niyang ito, ay pinagpiestahan naman ng mga netizens kung nasasabi nga ba ng katotohanan ang dalaga. Ayon pa sa ibang netizens, ay nang marinig nila ang eksplanasyon ni Julia, ay namangha sila sa talino nito at napaniwala silang wala nga silang naging relasyon ni Gerald nang pumutok ang isyung pag-ghost ni Gerald kay Bea. Pagka ilang years na kayo in the relationship? This is our 5th year. Ngunit nang sumagot si Julia na 5 years na sila ngayong taon ni Gerald, ay para na rin itong naging kumpirmasyon na siya nga ang dahilan sa hiwalayang Gerald at Bea. 8 taon ang agwat na Julia at Gerald. At sa ad ni Julia, ay perfect ito para sa kanilang relasyon. Dagdag pa niya, ay hindi niya pag-aari si Gerald at partner sa buhay ang turing niya nito. Ayon sa actress, ay secured siya sa relasyon nila ni Gerald Anderson. Baka may shortcoming din naman talaga ako. Baka I really did something that hurt somebody.